Unverified Paymaya to GCash. Gusto mo ba matutunan kung paano? Kung oo, watch this video in full bago nyo subukan by yourself. Disclaimer lang pala, bago tayo magsimula, keep in mind na this method ay pwede gumana or hindi kapag susubukan ninyo. But I'm willing to share this kasi gumana ito sa akin at baka din gumana sa inyo at makatulong. Pero may chance na masayang pera ninyo while doing this process. Kaya try this method at your own risk. So kung klaro na ito sa'yo, simulan na natin. Unang gagawin ay, dapat may Shopee account ka na. Pagkatapos, dapat activated na Shopee Pay wallet mo para may lalagyan pera mo galing sa Unverified Paymaya wallet mo. Tapos para ma-cash out mo ito, dapat fully verified na Shopee Pay wallet mo. Tanong, mabilis lang po ba mag-verify ng Shopee account sa Shopee? Sagot, may times na mabilis lang like within the day or 3 business days. Pero sabi ng iba, it takes them 1 week to 1 month daw before na-verify Shopee Pay wallet nila. Kaya, better if may trusted person na kayo na may verified Shopee account na pwede tumulong sa inyo para i-cash out pera ninyo sa Unverified Paymaya. Kapag wala naman, in that case, message me at my FB page or Instagram for assistance. Tulad ng ginawa ng mga subscribers and followers ko. Let us say fully verified na Shopee Pay wallet mo. Step 2. Kung ganun, buksan mo ang Shopee account mo. Pagkatapos dito banda sa search bar, mag-search ka ng kahit anong item na parehas ng amount na gusto mo i-cash out sa Unverified Paymaya or Maya mo. So since 869 pesos gusto ko po i-cash out, naghanap ako ng item sa Shopee na may ganung halaga. Pagkatapos nag-add to cart ako. Pagkatapos pinindot ko itong Shopee cart sa taas at napunta ako dito sa shopping cart sa Shopee. Ang gagawin mo lang dito ay pindutin ang item na pinili mo tulad nito at magre-reflect sa checkout mo ang total amount na babayaran mo. Kapag okay na, click mo checkout at napupunta ka sa checkout. Scroll down ka lang hanggang makita mo ang payment details. Kung saan makikita mo total breakdown ng payment mo kasama shipping fee at mga shopping discount ko kasi nagamit ako ng voucher. So, if may plan ka na mag-cash out, idagdag ninyo sa total bill ninyo ang shipping fee sa Shopee at siguraduhin ninyo na dapat ang total na babayaran ninyo ay sumaklo sa Paymaya balance mo. Kapag sakto or sobra naman balance mo compare sa gusto mo i-cash out, click mo na ang payment option. Dito sa payment option, scroll down ka lang hanggang mahanap mo payment center / e-wallet. Kapag nahanap mo na yan, click mo lang ito, select Maya, then confirm. Once na-confirm mo na, babalik ka dito. At itong cash on delivery ay mapapalitan ng e-wallet Maya. Once okay na yan sa'yo, click place order, then it will load at mapupunta ka sa email verification. Pindutin mo pay at mapupunta ka dito sa login section. Mag-login ka lang using your Maya details, then login at mapupunta ka dito. At makakatanggap pa ng OTP galing kay Maya. Lagay mo lang yan dito, then click verify. Mapupunta ka ulit dito, then click mo confirm to pay. Tapos makikita mo itong resibo as proof na bayad ka na. Scroll down ka lang, then click mo back to merchant. At babalik ka dito sa Shopee wherein makikita mo na natanggap na ang bayad mo ng merchant. Step 3. Bumalik ka dito. Then click mo notifications. Tapos mapupunta ka dito. Ang gawin mo dito ay i-click ang payment confirm. Tapos mapupunta ka sa order details. Gawin mo lang dito ay scroll down hanggang makita mo. At gawin mo ay pindutin ang cancel order at mapupunta ka sa select canceling reason. Tapos pindutin mo lang itong others. Then click confirm. At automatically yung refund mo will be processed within 45 working days daw. Pero in my case, hindi na ako naghintay ng 45 days since nag-reflect na siya agad-agad, real time. Step 4, cash out. To cash out, click mo ito, mapupunta ka dito, click mo send money if verified account mo. Kapag hindi ka naman verified, may tutorial ako sa YouTube about it, hanapin mo lang para matutunan mo paano mag-cash out ng unverified Shopee account. Ito yung title, search mo lang. Kapag verified ka naman, click mo send money, then click other e-wallet. Click transfer to a new e-wallet at mapupunta ka dito. So since gusto ko i-transfer sa verified GCash ng tindahan ng pagbabadahan ko ng pera, ilalagay ko dito sa full name ang GCash account name ng GCash ng pagsasendan ko ng pera. Then click ko itong select e-wallet. Then mapupunta ka dito. Click mo lang e-wallet na gusto mo pagtransferan tulad ko, which is GCash. And it will reflect. Dito sa phone number, ilagay mo mobile number ng GCash or Maya wallet mo dito. Pagkatapos, click next at mapupunta ka dito. Lagay mo lang dito ang amount na gusto mo i-cash out. Note, may 15 pesos fee pala kung gusto mo i-cash out ang pera sa Shopee. Lagay mo lang dito ang amount na gusto mo i-cash out at makikita mo na may admin fee na 15 pesos. Kaya if you're wondering bakit 861.89 pesos lang nilagay natin instead of 876.89 na balance ko, sagot po dyan is 867.89 minus 15 pesos is 861.89 pesos. After that, click next. Tapos,
pupunta ka dito. Kung saan pwede mo i-double check ang details mo na nilagay kanina. Kapag may typo, itong arrow na ito ay click mo para maka-edit ka pa. Kapag tama na lahat, click mo send money now at makikita mo itong resibo na ito meaning success pag transfer mo ng pera. After 1 to 5 minutes lang, open mo GCash account mo at makikita mo na nag-reflect na agad ang pera. Helpful ba ang video na ito para sa inyo? Ang gusto din ninyo matutunan paano mag-cash out ng unverified Shopee? May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. O di kaya gusto mo din matutunan paano mag-cash out ng unverified GCash? May tutorial din ako para dyan. Click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go!